tayo ay may pangarap sa buhay. Pangarap na handa nating abutin kahit ang kapalit pa nito ay ang sarili nating buhay. Sa aking kwento, ibabahagi ko sa inyo ang istorya ng isang bilyonaryong lalaki na may kakaibang pangarap. Sa kabila ng yaman at katanyagan, ay tila may kulang pa rin sa buhay niya. Labis siyang pinagtawanan at inuring pa siyang nababaliw ng mga kapwa niya mayayaman nang marinig ang kanyang pangarap. Itutuloy niya pa kaya ito sa kabila ng mga pagtutol? Magaling, tanyag at ubod ng yaman. Ganyan ilarawan ng maraming tao ang bilyonaryong si Don Marcelo Salcedo. May-ari siya ng ilang malalaki at sikat na kumpanya hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi pati na rin sa iba't ibang bansa. Marami nga ang nagsasabi na sa yaman daw ng Ginoo ay kaya niyang buhay ng ilan pang henerasyon ng kanyang pamilya. Halos gabi-gabi, walang patid ang mga pagdiriwang at salo-salo sa mansyon ng mga Salcedo. Maraming kilala at mayayamang tao ang dumadalo sa magarbong handaan na ito. Ngunit sa pagtagal ng panahon, kapansin-pansin na tila may gumugulo sa isipan ng mayamang Ginoo. Don Marcelo, may hindi po ba kayo nagugustuhan sa salo-salong ito? Pagtataka ng kanang kamay nitong si Juan nang mapansing may malalim na iniisip ang amo. Wala naman, Juan. Sa katunayan, maayos ang pagkakagayak sa salo-salong ito. Ngunit tila may bumabagabag sa akin, pero hindi ko matukoy kung ano. Bigla na lang parang may kulang sa buhay ko. Parang may nais akong gawin pero hindi ko masabi kung ano. Tugon naman ang Don. Sa yaman niyong yan, ay hindi ko akalaing may kulang pa sa buhay ninyo. Nariyan naman ang inyong asawa at mga anak. Magkakaroon na rin kayo ng apo. Masagana ang inyong pamumuhay at nasa inyo ng lahat ng kailangan nyo. Ano pa po ba ang kulang? Tanong pa ni Juan. Hindi ko talaga alam, Juan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Siguro ay pagod lang ako at kailangan ko nang magpahinga. Pupunta na ako sa aking silid at ikaw na ang bahala sa party na ito. Bilin pa ni Don Marcelo. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Don Marcelo sa pag-iisip. Binalikan niya ang kanyang buhay. Ang mga magagarbong salo-salo, mga magagarang sasakyan at naglalakihang mansyon. Ang kanyang hindi na mabilang na mga alahas. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang kulang. Napakalaki ng pera ko sa bangko at napakarami kong pagmamay-ari. Sa katunayan, hindi ko nga kayang ubusin ang yaman ko kahit na araw-araw pa ako magpa-party sa mansyon. Inabot na ng umaga si Don Marcelo at hindi pa rin siya makatulog. Maaga na siyang gumayak upang magtungo sa kanyang opisina. Parang hindi po kayo nakatulog ng maayos, Don Marcelo. Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Tanong ni Juan. Ayos lang ako, Juan. Buong gabi ko kasing inisip kung ano ba talaga ang bagay na hinahanap ko. Tugon ng mayamang Ginoo. Dahil mabigat ang daloy ng trapiko, pinilin lamang ni Don Marcelo na maglakad patungong opisina. Don Marcelo, delikado po sa inyong maglakad ng mag-isa. Sasamahan ko po kayo. Sambit ni Juan. Ako na ang bahala sa sarili ko, Juan. Magkita na lang tayo sa opisina. Kailangan ko lang ng konting panahon para makapag-isip. Wika pa ng Don. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong ni Don Marcelo ang ilang batang lansangan. Naobserbahan niya saglit ang buhay ng mga pamilyang wala man lamang masilungan sa gabi o hindi naman kaya ay kapag umuulan. Doon na nagsimulang mapagtanto ni Don Marcelo ang lahat. Agad siyang bumalik ng opisina upang sabihin ang isang balita. Ibinili niya kay Juan na ipatawag ang kanyang buong pamilya. Bakit ba ipinatawag mo pa kami ng mga anak mo, Marcelo? Maayos naman ang takbo ng mga kumpanya natin. Ano pa ba ang kailangan mo? Tanong ng misis ni Don Marcelo. Kagabi, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kung bakit habang pinagmamasdan ko ang magarbong salo-salo sa ating mansyon ay parang may kulang sa akin. Ngayon ay alam ko na. Meron akong bagong pangarap. Pangarap kong maging isang mahirap. Sambit ni Don Marcelo. Halos malaglag sa kinauupuan ng mga tao nang marinig nila ito kay Don Marcelo. Dad! Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit po ba kayo? Tanong ng panganay na anak ng Don. Tigilan mo mga sinasabi mong yan, Marcelo. Hindi ako natutuwa sa'yo. Anong gusto mong maging mahirap? Walang nais na maging isang mahirap. Kahit amang mahihirap, ayaw nilang kanilang kinalalagyan. Bulyaw ng misis nito. Hindi niyo ako naiintindihan. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi magpayaman. Ginawa ko ito para siguraduhin na ang pamilya natin ay hindi makakaranas ng hirap.
Ngunit labis ako nagkamali, naging makasarili at gahaman. Ngayon, nais kong ibalik sa mahihirap ang biyayang mayroon ako. Simula ngayon ay malaking halaga ng ating kayamanan ang ibibigay ko para tumulong sa mga mahihirap. Kung sino man ang pipigil sa akin ay mawawalan ng karapatan sa lahat ng pag-aari ng ating pamilya. Mariing sambit ni Don Marcelo. Tutulman ay wala nang nagawa ang mag-iina ni Don Marcelo. Nang araw ding iyon, ipinatawag ni Don Marcelo ang ilang tauhan para pamunuan ng isang foundation na layo na tulungan ang mahihirap na pamilya. Magbibigay sila ng libreng gamot, pagkain at pabahay. Pag-aaralin nila ang mga batang lansangan at bibigyan ng kabuhayan ang mga magulang nito. Sa tingin ng marami ay nahihibang na itong si Don Marcelo. Maraming kasosyo siya na negosyo ang tutol din sa ginagawa nito. Isa-isa nang nag-alisa ng mga ito sa takot na pati sila ay madamay sa kabaliwang ginagawa nito. Pagising mo isang araw ay pagsisisihan mo ang ginagawa mong paglustay ng kayamanan natin para sa mga walang kwentang tao na yan. Hindi mo man lang inisip ang mga anak mo at ang mga apo natin. Anong klase kang tao? Sambit ng Mrs. Don Marcelo. Ang paglulustay ng pera ay yung paggamit ng pera sa mga walang kwentang bagay. Alam mo ba na ang mga salusalo na ginaganap lagi sa ating mansyon ay kaya nang pakainin ng 1,000 tao? Kailan ka kaya matatauhan na ang tunay na halaga ng kayamanan na meron tayo ay kung naibabahagi mo ito sa mga taong nangangailangan? Tugon naman ito. Dahil sa mga desisyong ito ni Don Marcelo ay nakipaghiwalay na sa kanya ang kanyang asawa. At dahil naaayon sa batas ay kinuha ng ginang ang kanyang parte sa kayamanan. Maging ang kanyang mga anak ay tinalikdan siya dahil sa kanyang mga desisyon. Sa puntong iyon ng buhay ni Don Marcelo, nawawala na siya ng pag-asa. Hindi naman kasi niya pinababayaan ang kanyang mga anak na maghirap. Ngunit hindi sang-ayon ng mga ito na ipamigay ang kanilang yaman. Hanggang sa ilang kumpadre ang lumapit sa kanya at nagbigay ng malaking halaga. Itulong mo ang perang yan sa mga mahihirap. Hindi man kasing laki ng pera mo ang naiambag ko, naway kahit paano ay may naiambag din akong kabutihan sa mundo. Saad ng kaibigan. Nung nalaman ito ng ilan pang kaibigan niyang mayayaman, ay marami ang nag-donate sa kanya ng pera. Sa loob ng 2 dekada, nabuhay ang foundation at maraming tao ang natulungan at patuloy na tinutulungan ito. Dahil na rin sa katandaan, ay tuluyan ang yumao si Don Marcelo. Niwan lamang mga anak sa kanyang tabi nang siya ay magpaalam sa mundong ito. Ngunit sa burol ng Don, halos hindi magkamayaw ang mga taong nais makiramay at magbigay ng huling respeto sa lalaking nagpabago ng buhay ng mga mahihirap. Libo-libong mga pamilya ang natulungan ni Don Marcelo upang makaahon sa kahirapang kinasasadlakan. Kinilala si Don Marcelo sa buong mundo dahil sa kadakilaan ng kanyang ginawa. Dahil sa kabutihang ito, maraming mayayaman ang kanyang napahanga at sinundan ang kanyang yapak. Tunay kasi na hindi naman nila madadala ang yaman sa kabilang buhay at ang lahat ng pera na iyong pag-aari ay walang halaga kung hindi mo ito magagamit sa mabuti. Sa pagyaon ni Don Marcelo ay tuluyan niyang natupad ang kanyang pangarap na maging isang mahirap dahil ultimo huling sentimo ng kanyang yaman ay iniwan niya para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tunay ngang hindi lamang sa karangyaan pwedeng maging masaya ang isang tao. Kahit nasa iyo ng lahat, may isang bagay ka pa rin nahahanap-hanapin at pakiramdam mo ay kulang. Pero ano't ano pa man, kailanman ay hindi naging mali ang tumulong sa mga kapuspalad at hindi kasalanan ang maging isang mahirap. Sana ay may napulot kayong aral sa ating kwento. Hanggang sa muli!